iba naman tayo. Meron tayo ngayon dito na ito, isang Uzi Korak 110. So, ang nangyayari kasi, pag tumatakbo siya, eh, mag-vibrate daw. Mostly sakit ito ng mga Korak, Mojo, saka yung gremlin na tulad nila. Kumbaga parang small bite ito. Kaya sila ganun, eh, yung mga menu nila, mga agent support nila sa akin na, mga agent support. Meron silang clearance. Kaya pag tumatakbo, mas marami pa yung vibration niya kaysa sa stability ng makina. So ngayon, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng mga bolts, yung mga high tension talaga para ma-exist ang din ang maayos. Tapos, lalagyan din natin sila ng mga special washer para pag naigpitan, eh, talagang agad nakadesertan yung engine natin, mga tol. Okay. So, ayun nga mga tol. Ganito ang itsura ng mga high tension. Compare dun sa isang nagsasalitang ko na yung isa eh. Ito. Ayan. So, ito ang nilalagay natin ngayon. Same. Ito. Dahil mas maganda to kapag hinihigpitan. Dahil ito, mabilis maputol o ma-offset kaysa mataba to. So, ayan. Mapasunin ko na rin yung isa maya-maya habang nilalagay ko na yung nut ng isa. Pagandahan kasi kapag kaming palit ka na familia na to, yung tension board mga high tension kasi ang karamihan, iba tawag nila sigurado may sila muna maayos kasi yung pinipilit mo na sigiran habang nalagay nyo kasi lahat yung ginagawa natin mga tol may tendency sa sobrang higpit maputulan tayo ng engine support board yun kaya kailangan mas maganda magpalit na rin yan. Tapos higpitan natin okay. Ayun, nalagyan na natin yung pusa. Isa na naman mga tol. Bali, nakalagyan na rin natin. Para naman sa ganun. Hindi na naman yung lema ang may hari. Ilalagay ko na rin yung isang bolt niya at the same time papatun ko na rin kasi pinapapalit niya yung
Kuha ko. Kuha ko ng apartment na. Kaya sila na daw. O, kakalapin ko yun. Papagdas. Ah, mga tol, isang tip din para sa inyo sa mga tropang dalawang gulong. Ito tulad niya, mga tol, ito yan, sinasabi niya sa akin eh, lagi daw siyang pumapalya pag tumatakbo. So yan ang cause niyan, nagkaroon na ng kalawang at lusaw na sa corrosion yung ang aware sa loob. Kaya ang tendency, mabasa lang ng kaunti, papalya siya, at pang-alawa, meron siyang delay na pagsunog sa gasolina. Kaya yan, mahina nilalabas na power niya. Wala na siyang wire. Hindi na umaabot. So, yan, papalitan din natin to. Dahil gusto niya makondisyon. Plano niya daw na mamasyal kung saan, hindi ko alam. So yan, kailangan makondisyon lahat yan, palitan lahat ng may hinang gamit niya. Ayan, then change oil and tune up. Okay mga tol, tuloy ko ulit ang video maya maya. Lagi ko na eh, isang pamilyo din ng ating LV support. At para matapos na rin yung mga nag-ig. Lagi na rin darandaan mga tol, mga basic tips lang ito. Ito kasi, mostly iba, sinasabi nila, vibration, eh, nagpapabalance na yung bunyal, ganyan. Eh, huwag natin kaagad paniniwalaan lahat ng yan, mga tol. Kailangan, magtanong ka rin muna. Iba-iba kasi ang nagiging tendency ng problema ng motor. Iba naman, maraming nangyayari to. Kumbaga, real talk to, mga tol. May ibang mga mekaniko talaga na unahin muna ang bulsa bago ang makina. So, tayo eh, hindi naman ganun. Ayusin mo muna natin. Okay. So, yun. Ilalagay ko na yung tornilyo ng makina. Ayun, nakikita na. Nakikita na natin yung pamilya niya. So, ngayon eh, ako, nakikita ko. Ngayon eh, ang kasunod natin gagawin, eh, paanda rin na siya mga tol. Okay. Bali mga tol, pagbibili kayo nga pala ito, nagsikwa ako lahat yung bibiliin yung malalambot
kasi meron nito yung mga flake na matigas. Eh wala rin kwenta yun, basta umulan. Sigurado, papasok din ang tubig sa spark plug nyo. Kaya, mas maganda, bibili kayo. Katulad ko yung mga gel type. Ayan. Para fit yung spark plug nyo. Same time, hindi basta-basta pinapasukan ng tubig. Iba kasi take ang mga iba natin mga kuha ko ngayon mga tol. So, mag-ingat din tayo. Hindi naman tayo sa naninira. Pero, totoo ko lang kasi na yung ikaw din ang mga problema kapag ka gano'n ang pinili mo. Hindi rin magkakaroon. Pagdali natin ngayon para malaman natin kung may vibration pa sa mga tol. Balance kasi medyo disparingado na yung ikot, hindi ganon. Sakit talaga ito ng mga morang, mojo, mga high tension bones nila maluwang, hindi mo makikita na maayos dahil nga madaling maputol yung mga tomato yun. So, yun nga mga tol, pantan na natin, so okay na. Maraming salamat ulit sa panonood mga tol. Please like, share, and subscribe. Marami pa tayong mga dahil ng video tulad nito, mga tips sa mga motor na makasabay-bayan nyo. Okay.